So here I use it to help you design an extremely effective OBS mirror. Extremely effective. Then some other mirror, I extremely my pitch gain. So then I will have a pitch for the view to go to. Anong babae? Anong nangyari sa babae? Bakit siya ito? Hindi ganun. Hindi ganun. Hindi ganun ang sadya. Not a quiz. Ang sadya ay para malaman. Okay, mga kapatid. Sabihin na lang kung ano yung pag-aralan. Kung mga kapatid, noong isang linggo, nag-aaral tayo kung sa babae yung tawad. Kaya sa kanyang kanyang nataya, tinatawad siya sa lahat ng kanyang mga kapalaman. Nagbahagi tayo ng pangalan ng dalawang tao, nababahagi lang natin siya ng sakit. Kumit sa ating progress sa ating sharing sa experience. Kumit sa ating progress sa ating sharing sa marikas. Yan ang sadya ng follow-up. Marikas, alamin, kumit sa progress sa kalimang action plan. Accountability, kung sino ang ginawa, yan po ang sadya. Okay, hindi natin mag-directly sa lahat ng tips. Iran lang babanggitin. Tingnan po natin ang number 6. Sumakay. Sumakay. Kumisan, sa Bible study, meron ilang tanong. Diba, mga 5 questions. Kumisan, pag naitanong mo yung unang tanong, sino-sino yung kanilang sagot? Ang ba, may tatanong, ilan yung tingkuan? May isa sa sagot. Dalawang tingkuan. Maisa, yung malakad, papunta sa kapahamakan. Meron siyang matipo, papunta sa buhay na walang hanggan. Kung tingkuan ang diparating sa buhay na walang hanggan. Pag ganoon, sabihin natin, magaling! Tama! Very good! Yun ang mangyari. So, sasakay na lang. Huwag pigilin kung advance ang kanilang sagot. Hayaan. Ang ating sadya ay natitipad na. Ang ating sadya ay matitipad sa nila ang kanilidan. Pag natitipad sa nila, huwag natin tigilin. Ito ay sasakay sa kanilang sinasabi. Itutuloy tigay na. Yan. Kumintang ganun. Malinit. Malinit. May ganun. Tapos, number 7, is skip questions that they have already been discussed. So, ganun din. Kung magtatanong, ilang ang tuntunan. Ang sagot nila ay sagay ng sinabi ng kanina. Tapos, meron as in cold, minsan may isang nagsabi, ang kahuligan ng sinabi ay, kung tingnan ang nakakaroon ng buhay na walang hanggan, maraming nakakaroon sa kapahamakan, ang maganda, tayo mga dito, papasok tayo sa mga tipo na tuntunan. Meron dalawang tingin. Pick any one of you. Oo. So, ang sasabi nga, magaling, sasakay. Tapos, yung mga tanong, ang tinanong ko lang ay number one, ito ang tingin. Dumating sa, anong kahiligan? So, pag ganoon, di kaya mo sabihin, okay, salamat po sa iyong sagot, magaling, ngayon, ulitin natin. Number 2,
saan dumadaan ang marami. Number three, saan dumadaan ang healthy? Sinabi na eh. Sinabi na. So, hayaan na lang. Igaw na asya mga hindi pa pinag-usapan. Malimang nangyayari. Yung mga tanong ay sinasadya para masaradong sila sa mahalagang matigitasan. Pag yan ang mangyayari, nabikara natin sa sadya. Siguro. Okay. Tapos, tip number 11. Allow quiet time. Allow quiet time. Malinit. Kapag dumarating sa isang medyo mabigat na tanan. Malinit sila. Mabawa. Ang dami kong tuwan, saan dumadaan ang marami, saan dumadaan ang marami, ang kapalitid, ang ano ang kahilugan ng kwento? Pag mag-iisip sila, hayaan natin sila mag-iisip. Yung napakahalagang oras ng Bible study. Oo. Pinakamahalaga. Ang pinakamaraming nangyayari habang kahimok sila. Higit pa sa oras na ikaw ang magsasalitan. Pag sila ay kahimok, nag-iisip, nangyayosap ang Espiritu Santo. Tumatanggap sila ng mensahe. Huwag natin pipilan ang Espiritu Santo. Huwag natin pinahin ang Espiritu Santo. Kumunsan, tayo, di na manalili, di na hindi makakaya mo ng kapahinutan. Pagkahinot, kaya mo yung tumiin natin. Okay. Yung kahinot, parang masama. Hindi masama eh. Magaling. Maganda. So, hayaan. Kumunsan, hindi hayaan ko. Kung magagandang minit. Kumunsan, hindi minit. Kahina ko ako, 14 minutes. Ang 14 minutes, mag-iisip na gano'n yung isa. Malabas lang. Ang ganda. Sino nagsabi sa kanila? Di ako. Sino ba sa kanila? Sabi sa kanila. Kaya po, allow quiet times. Allow quiet times. Okay. Yun lang po ang ating mga counting doon. Pagkasa na tayo sa page so, na-scanning natin, karamihan dyan ay self-explanatory. Mahalaga lahat, pero hindi tayo mag-lock it, hindi sa lahat. Pero ito tayo sa interaction, para mag-process nito. Page 64, interaction. Which tips do you especially want to remember and apply? So, sa lahat nito, 22. Which tips of all 22 do you especially want to remember and apply? Pwede ko ba mag-share sa inyong kasama? Hindi ako napapaliwan ng mahaba dahil last week, magandang sulat nyo. Maganda. So, konti lang, babay nyo nyo nyo. My counting adjustment, 1 to page 7. Copy sila yung pastor, yung pangalan ng pastor. Tapos, best contact info. Anong pinakamagaling ng paraan na gusto yung makontact ng nyo kayo? Gusto yung makontact ng nyo kayo? Ano mas maganda? Yung cell phone mo, copy sila, or email, copy sila. Yung gagawin ko ninyo para manu-dialize tayo para matagyas na ako sa mga. Okay, tapos, prepare disciples. Talk and counting with you. Ang pag-isulat yan. Una, personally applied. Kapag personally applied ang mga ito, kayo personally. Personally, Stefan. You said the testimony, Stefan.
but not in a person who is step on. So the gospel step on, but the two of them keep on the result, step on. Now, both two of them, I want to say, they're part of the two of the three. So if they share, testimony, et cetera, I'm going to schedule. That's what we're going to do. Makita ng PGM. Bagay ba natin sa baba? Makita ng PGM. Sila mo. So, pati yung schedule ng inisipin kanina, pati sila, schedule. When the training is done, yeah, when they get to notice, so that is the disaster, pati sila. That was the second part. All these Bible studies, pag kayo ang nagiro, pastor ang sila hindi. Pag kayo ang nagiro, mayroon babaan sa kawad, setan. Pag kayo ang nagiro ng mga tipo ang tipi ang setan. So pag mag-set nyo yun, last week may mag-set ka na, hindi pa wala kang pagkakata rin. So gano'n din kayo. Schedule sa tipo church, kailan ang matigilin sa church, share yung schedule, babaan sa kawad, makita lang kung doon, yung schedule nyo kanina, at isigaw dyan. Hanggang matapos. Okay. So, yung iba, number three, number four, after that. So, bibigyan kayo ng mga 5 minutes. Mag-isa kayo sa inyong church para isigaw yung feedback form na bibigyan na maya, tutok nyo para mag-train yung period. Okay? So, lahat na yan ay nasa inyong monitoring guide. Kung kailangan pa ninyo yung monitoring guide, meron pang dala. May ilang na, may ilang last week. Meron pa sa record kung kailangan ninyo yung monitoring guide. Dahil nag-iwisan yung monitoring guide. Okay, sige po. Ito po ay ating short term discipleship. Nag-offering tayo ng maraming bago na ng nagkakaya. After 4 or the others. Kasi sinilalang nyo, we need to make disciples. Paano magkakaroon yung disciples? Yan ang susunod na pag-aaralan. Magbibigay ng susunod na set ng mga lessons sa'yo. Ang nakaganda, makikita nyo before your eyes, magiging alagad na sila. Week by week, susunod at susunod, magiging paganda ng paganda. So, nung gano'ng mga topic, yung natin gagawin. So, pwede mag-start nyo yun sa registration, 2 weeks pa, and then doon tayo sa Bible. Okay. Meron pong mga levels of PCT application. Yung first level, yung personal application, na ginagawa ninyo personally. So kayo personally, kaya sa siya. Kayo personally, mag-during ng obvious lessons. Yung higher level ay, is mobilizing your local church. So kapag kayo ginagawa personally, ang next level, ituro sa buong ng church niyo. Para si Kathy, hanggang maaari, as many as possible sa kanila, they become disciple makers. Next level, so kung ganun, lalong lalaki ang inyong bunyo. Meron din another higher level. The next level is to mobilize your district, whole denomination, or your ministry of fellowship. Gada din dahil sa ganun. So para sa mga non-Jewa, first, apply personally, tapos, applying your local church. Tapos, ang karamihan sa inyo ay key people in your denomination. Ang pag-usapan pa, paano kayo ay magdadala ng grito sa buong distrito niyo? Paano magkikiro sa buong ministerial fellowship sa Batangas, sa Cavite, sa Isangan? So, ang mga materials namin na hinahawakan dito, ito ay pang-pastor sa inyo. So, ang ibinigay sa inyo ay pang-local church. Hindi pa ibinigay ito. Yung ginagawa ng dito, ibibigay. Ibibigay sa inyo, para gabungin inyo, para mag-mobilize ng buong district inyo. O buong ministry of fellowship inyo. Kung gusto niyo, sa ganun level of application. So yung content, salvation and then discipleship, yun yung nilalaman ng mga ating pag-aaralan. So yung level of application, dahil rin tayo sa ganun. At mag-offering tayo ng parang facilitators sa inyo, para sa mga gusto, mag-mobilize ng vehicle ng church. So, hindi ang mga dito lang, kasi sila lang, na nag-upang gagawin. At, sa dami ang bumi,
Bye, Washington.